Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang pelikula na ipinalabas noong 2011 na pinamagatang Killer Elite. Nagsimula ang pelikula noong 1980 nang ang mga mersenaryong sina Danny Bryce at Hunter ay nasa Mexico upang patayin ang isang lalaki. Nakaupo sila roon na nag-uusap, naghihintay sa target. May nakita kaming dalawa pang lalaki na nagngangalang David at Mayer na nasa iisang grupo din. Pagkatapos ay nakita nila ang kanilang target na papalapit at ayon sa plano, pinasabog nila ang isa sa kanyang mga kotse habang ang taong ito ay gumagalaw na may maraming seguridad at mga opisyal ng pulisya. Pagkatapos ay kumuha sila ng mga posisyon at sila ay binaril. Nakita nila ang kotse kung saan nakaupo ang target at nagsimulang magpaula ng bala sa kotse habang sinubukan ng driver na magmamaneho palayo. Ito ay nang makalapit si Danny sa kotse, binuksan ang pinto nito, at binaril ang target. Habang binaril niya ang lalaki, nakita niya ang anak na babae nito na nakaupo sa tabi niya, at nagsimulang makonsensya dahil ayaw niyang pumatay ng sinuman sa harap ng mga mata ng kanilang mga anak. Natigilan si Danny habang binaril siya ng isang pulis sa braso. Nakita ni Hunter na may problema si Danny kaya inatake niya ang pulis at iniligtas siya. Mabilis na pinapaandar ni Davis ang kotse, tinulungan nila si Danny na pumasok sa kotse, at umalis. Ngunit ang insidente ay nagdulot ng pinsala kay Danny, at nagpasya siyang umalis sa trabahong ito, at nagsimulang baguhin ang kanyang buhay mula sa karahasan. Bumalik siya sa kanyang sariling bansa, sa Australia. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap siya ng isang liham kung saan nakita niya ang larawan ni Hunter at lumabas na si Hunter ay nahuli ng isang lalaki, na kilala bilang The Agent, at nasa Oman sila. Agad na pumunta si Danny sa Oman para iligtas ang kaibigan. Nakipagkulong siya sa The Agent na nagpahayag na dapat gawin ni Hunter ang trabaho, at binabayaran siya ng 6 na milyong dolyar para dito, ngunit hindi niya nagawang matapos ang trabaho. Nabigo siyang pumatay ng 3 target, kaya siya ay nahuli. Si Hunter ay ikinulong na ngayon ni Sheikh Amr, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Oman. Sinabi pa ng agent kay Danny na gusto ni Sheikh na tapusin niya ang trabaho, dahil kung hindi, papatayin nila si Hunter. Si Sheikh Amr, isang pinatalsik na hari ng isang maliit na rehiyon ng Oman, ay gustong patayin ni Danny ang 3 dating sundalo ng SAS na sina Stephen Harris, Warwick Craig, at Simon McCann, dahil gusto niyang ipaghiganti ang kanyang mga anak dahil pinatay ng mga opisyal na ito ang kanyang 3 panganay na anak noong panahon ng paghihimagsik ng Dhofar. Sinabi ni Sheikh kay Danny na mabubuhay na siya sa kanyang mga huling araw, at ito ang kanyang huling hiling. Sinabi niya kay Danny na kailangan niyang gumawa ng video sa kanilang 3 na umami na pinatay nila ang anak ni Sheikh, at pagkatapos nito, dapat silang patayin ni Danny. Pagkatapos ay idinagdag niya na ang kanilang pagkamatay ay dapat na lumitaw na isang aksidente. Kung magagawa niya ito, makakakuha siya ng 6 na milyong dolyar, at ililigtas ang buhay ng kanyang kaibigan. Pumayag si Danny na gawin ang trabaho, at pinuntahan si Hunter. Masaya si Hunter na makita siya, at nagpasya silang umalis doon, sinubukan pa nila, ngunit nahuli, iyon ay nang nakita nila ang ika-4 na anak ni Sheikh, na nagsasabi sa kanila na hindi sila maaaring lumabas doon. Pagkatapos ay pumunta si Danny sa agent, at hinarap siya, na sinasabi na alam niyang hindi magagawa ni Hunter ang trabahong ito, at nakulong pa rin siya sa lahat ng ito, ngunit sinabi sa kanya ng The Agent na hindi niya kasalanan ito. Lumipad si Johnny para simulan ang misyon, at naalala niya ang panahong kasama niya ang kanyang kasintahang si Ann bago siya pumunta rito, nang mamuhay siya ng mapayapa kasama niya. Pinuntahan ni Danny sina Davis at Mayer na sumang-ayon na tulungan siya para sa misyon at para makuha ang pera. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Danny na hindi niya kailangan ang pera, at ginagawa lang niya ito para kay Hunter. Napagpasyahan nila na ang kanilang unang target ay si Stephen Harris, at hahanapin nila siya. Nalaman nilang nasa Oman pa ang lalaki. Kaya, sinundan siya ni Danny, at isang gabi, pinasok niya ang kanyang bahay. Alam niyang kailangan niyang magmukha ito na parang isang aksidente, kaya, dinadaan niya ang lahat ng bagay sa kanyang bahay, at binasag ang isang piraso ng kanyang mga tiles sa banyo, at itinago ito. Pagkatapos ay ipinadala ni Danny si Davis sa England upang alamin ang kinaroroonan ng 2 pang target. Sa England, naglakbay si Davis sa isang bayan na kilala na madalas puntahan ng mga tauhan ng militar ng Britanya, at tinanong ang mga patron ng bar tungkol sa mga dating miyembro ng SAS sa Oman.
Iniulat ito sa Featherman, 150 ng mga dating operatiba na nagpoprotekta sa kanilang sarili. Ang pinuno ng ahensya, na pinangalan ng Spike Logan, ay ipinaalam na may taong naghahanap sa kanyang mga opisyal. Kinuha niya ang larawan ni Davis, at pinuntahan ang kanyang mga kasamahan. Sinabi niya sa kanila, na may mga taong sumusunod sa mga opisyal ng SAS, at pinaghihinalaan niya na gusto nilang patayin sila. Sinabi sa kanya ng mga senior, na nagpapahintulot sa kanya na harapin ang sitwasyon sa paraang gusto niya, at magtrabaho si Spike. Ngunit si Davis, pagkatapos magsagawa ng pagsisiyasat, ay bumalik sa Oman, at sinimula nilang planuhin ang pagpatay kay Harris. Si Danny ay gumawa ng martilyo mula sa maliit na piraso ng tile na iyon, at planong patayin siya gamit ito, na ginagawa itong parang nadula si Harris sa banyo, at natamon ang kanyang ulo. Habang pinag-uusapan nila ang plano, isang lalaki ang kumukuha ng kanilang mga larawan. Ang lalaking iyon ay nagmula sa England, na sinundan si Davis. Nakita siya ni Danny, at inatake siya. Gayunpaman, tumalon ito sa isang lagusan, at namamahala upang makatakas. Nakakuha sila ng akses sa tahanan ni Harris na nagpapanggap bilang mga mananaliksik na nagtatrabaho sa isang dokumentaryo. Nang makapasok sila sa loob, tinutukan nila ng baril ang kanyang ulo, at ipinapaamin sa kanya na pinatay niya ang tatlong anak ni Sheikh. Pagkatapos umamin ni Harris sa videotape, dinala nila siya sa banyo, na nagbabalak na magmukhang nadulas siya, at natamon ang kanyang ulo. Gayunpaman, kumatok sa pinto ang kasintahan ni Harris. Habang nagagambala sina Danny at Mayor, sinubukan ni Harris na kumawala, dahilan upang barilin siya ni Mayor. Nalaman ni Sheikh na ang isa sa mga lalaki ay napatay, at ang kanyang anak ay nagpunta upang ipahayag ang mabuting balita kay Hunter, na sinasabi sa kanya na ang kanyang mga kaibigan ay pinatay ang isa sa mga target, habang si Danny ay papunta sa kanyang paraan upang patayin ang second target. Nalaman ni Spike na patay na si Harris. Sigurado na siya ngayon na ang mga taong iyon ang nasa likod sa pagpatay ng mga opisyal ng SAS. Muli niyang pinuntahan ang kanyang mga seniors, at sinabi niyang sigurado siya, na ang lalaking nakita niya, ay ang pumatay kay Harris. Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang mag-ingat mula ngayon. Sinabi ni Davis kay Danny, na nakuha na nila ang lokasyon ng second target na pinangalan ng Warwick. Napag-alaman, na siya ay nasa isang ospital sa Australia. Habang si Danny ay nakatayo sa harap ng ospital, sinusubukang makabuo ng isang plano, habang si Spike ay nakaupo sa kanyang sasakyan na sinusubaybayan ang sitwasyon. Nakita ni Spike si Danny, at napagtanto na siya ay isang killer. Sinimulan niyang sundan si Danny, at napagtanto ni Danny na sinusundan din siya. Pinapasunod niya si Spike sa kanyang kotse sa lungsod, itinaboy siya, at bumalik ito sa ospital. Dumating din si Spike sa ospital, at nagsimula silang mag-away. Matagal ang laban, at masyadong magaling si Danny. Pagkatapos pabagsakin si Spike, pinatay niya ang mga emergency alarm sa ospital, at lumabas doon. Pinuntahan niya ang kanyang mga kasamahan, at sinabi sa kanila na sinusundan sila ng isang opisyal ng SAS. Gayunpaman, sinabi nila na susundin pa rin nila ang plano. Pupunta si Warwick sa kampo ng militar ng gabing iyon. Nakabalat kayo bilang isang sundalo, pumasok si Danny sa kampo, at umiinom ng kape ni Craig, sinundan siya sa paglalakad, at hinikayat siyang umamin, bago siya pinatay gamit ang isang nakamamatay na gamot. Alam na sinusundan sila ng mga Featherman, nagpa siya si Danny na gumamit ng ibang taktika para patayin ang kanilang huling target na si Simon McCann, na nagtatrabaho bilang isang mersenaryo. Ang kanilang plano ay mag-set up ng isang peking panayam sa trabaho upang maakit si McCann palabas ng kanyang bahay, at pagkatapos ay ibangga ang isang remote-controlled na truck sa kotse ni McCann. Sa tulong ng walang karanasan na si Jack, pinatay ni Mayor si McCann, gayunpaman, binabantayan ni Logan at ng kanyang mga tauhan si McCann. Isang away ang naganap, at habang sinusubukang patayin si Jack, hindi niya sinasadyang napatay si Mayor. Sinabihan ni Danny si Davis na pumunta sa ilalim ng lupa, at naghiwalay sila ng landas. Si Davis ay nanunuluyan sa isang hotel at tinawag ang isang babae. Pagkatapos ay natuntun siya ng mga tauhan ni Spike, at binangga ng truck habang sinusubukang tumakas. Bumalik si Danny sa Oman, at ibinigay niya kay Sheikh ang pangwakas na pag-amin, na tapos na ang misyon. Pinalaya si Hunter, habang si Danny ay bumalik sa Australia at muling nakasama si Anne.
Hindi nagtagal, ipinaalam sa kanya ng agent na mayroong isang huling tao na lumahok sa mga pagpatay sa mga anak ni Sheikh, at ang lalaking ito, na si Ranulph Fiennes, ay malapit nang maglabas ng isang libro tungkol sa kanyang mga karanasan sa SAS. Ipinadala ni Danny si Anne sa France para maprotektahan siya ni Hunter. Sa kabilang banda, pumunta siya upang makita ang anak ni Sheikh, at sinabi sa kanya na hindi nila dapat maliitin siya dahil siya ay napakahusay sa pagpatay sa kanilang lahat. Kinumpirma ng anak ni Sheikh na inosente si Harris. Pagkatapos ay nakita ni Hunter si Danny, at sinabi sa kanya na tutulungan niya itong tapusin ang trabaho, gayunpaman ay tumanggi si Danny na tanggapin ang kanyang tulong, at sinabihan siyang bumalik sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay pumunta si Hunter sa Paris para protektahan si Anne. Samantala, si Spike ay sinusubaybayan si Danny sa pamamagitan ng agent, at nagpapadala ng isang koponan upang protektahan ang may akda, ngunit ginulo sila ni Jack, na nagpapahintulot kay Danny na barilin si Fiennes. Sinasaktan lang niya ang lalaki, habang kinukunan siya ng litrato na tila patay na. Nakuha ni Logan si Danny, dinala siya sa isang inabandonang bodega, ngunit pagkatapos ay dumating ang isang agent ng gobyerno, at ipinahayag na ang gobyerno ng Britanya ang nasa likod ng mga kaganapan, dahil sa mahalagang reserve ang langis ng Sheikh. Isang three-way na labanan ang sumunod kung saan nakatakas si Danny, at binaril ni Logan ang agent ng gobyerno. Sa kabilang banda, ang agent ay binabantayan si Anne sa pag-aakalang patay na si Danny, na nagbabalak na patayin din siya, ngunit iniligtas siya ni Hunter sa pamamagitan ng pagpatay sa kanilang lahat. Tumungo sina Danny at Hunter sa Oman upang ibigay ang mga larawan kay Sheikh. Gayunpaman, unang dumating si Spike, sinabi niya kay Sheikh na ang mga larawan ay peke, at pagkatapos ay sinaksak siya hanggang sa mamatay. Walang pakialam ang anak ni Sheikh, binigay niya kay Spike ang pera. Nakita ni Hunter na umalis si Spike, at hinabol nila siya, kasama ang mga tauhan ni Sheikh. Matapos pigilan ang mga tauhan ng Sheikh, hinarap ni na Danny at Hunter si Spike sa isang disyerto na kalsada. Si Hunter ay kumukuha ng pera para sa kanyang mga gastusin at sa kanyang pamilya. Iniwan nila ang natitira, sinabi niya kay Spike na kakailanganin niya ito upang magsimula ng bagong buhay pagkatapos patayin ang agent ng gobyerno, at kumilos laban sa kagustuhan ng Featherman, at ng gobyerno ng Britanya. Sinabi ni Danny na tapos na ito para sa kanya, at dapat magpas siya si Spike tungkol sa kung ano ang kanyang gagawin. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang pinakamamahal na si Anne. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panunood.